akin ay mabubuhay. Kristo, luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga, hindi kamukha lang, wika naman ng iba." At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya pinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makahagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Ginoo, sino po ba siya? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Tayo po ngayon ay nasa kalagitnaan na ng ating paglalakbay patungo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kalagitnaan na ng panahon ng Kwaresma. At ang ika-apat na linggo ng Kwaresma ay tinatawag nating Laetare Sunday o Laetare Sunday. Sa Latin, gaya ng sinabi natin sa pambungad, ito ay nangangahulugang magalak. Sa Ingles, rejoice. At inaanyayahan tayo ng ating pagdiriwang sa araw na ito na magkaroon ng galak para sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Malapit na ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. At ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay nagbibigay ng payo at tinutulungan tayong maging maligaya o magkaroon ng galak. Pakitingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha ba siyang masaya? Mahirap masabi, no, kung masaya o hindi, no? Kasi naka-face mask, no? Tanong mo nga, masaya ka ba? There are three tips for us, no? Tatlong payo kung paano magkaroon ng galak o paano maging masaya. Tatlo. And itong tatlong ito, makikita natin sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Tatlo lang. Una, para maging masaya, look into the heart. Tumingin sa puso. Narinig natin ang kwento ng paghirang kay David, ang bunsong anak ni Jesse, bilang susunod na hari ng Israel. We heard that in our first reading, yung kwento, paano hinirang si David. Inutusan ng Panginoon si Propeta Samuel para pumunta sa bahay nina Jesse. Si Jesse ay ama ng walong anak. At isa doon, si David. Bunsong anak ni Jesse, si David. Naalala niyo po ba yung kwento ni David and Goliath? Do you still remember that? Siya yun. Picture out. Anong itsura ni David? Nung pumunta na si Propeta Samuel doon sa bahay nila Jesse para hirangin ang napiling magiging hari ng Israel, ang bumungad sa kanya ay si Eliab. Isang matipuno, matangkad, makisig, gwapo na anak ni Jesse. Nang makita siya ni Samuel, naisip niya na ito na yon. Ito yung lalaking hihirangin sapagkat haring-hari ang itsura. Matipuno, matangkad, makisig, pasok sa pagiging hari. Ngunit nang pipiliin na ni Samuel, nagsalita ang Panginoon sa kanya. Ang iyong batayan ay hindi batayan ng Panginoon. Huwag kang humatol ayon sa iyong nakikita. Huwag mong hatulan ayon sa kakisigan, kagitingan, sapagkat ang hatol ng Diyos ay hindi katulad ng hatol ng tao. Tingnan mo ang puso, sapagkat ang Diyos tumitingin sa puso. Kaya nga, nang makita niya si David,
Bagamat maliit, siya ang pinili ng Diyos. Si David ang hinirang na hari ng Israel. Kung siguro lang naman, akin lang naman ito, kung ganito tayo namimili ng hari o ng mamumuno sa atin, siguro masaya tayong lahat. Ano po? Siguro kung nakikita lang natin yung laman ng puso ng mga kumakandidato, masaya ang Pilipinas. No? Kita natin kung sino yung magnanakaw. Kita natin kung sino yung kurakot. Kita natin kung sino yung may masamang motibo. Kaso, madalas, tumitingin tayo sa panlabas. Asikat, eto na lang. Magaling to. Galing nito umarte. Eto na lang. Ay, galing to sa pamilya ng mga sikat. Kilala na ito. Ito, sulat natin. Panlabas ang tinitignan, hindi ang puso. Siguro kung puso din ang tinitignan, sigurado ako walang mag-asawang nagsisisi kung bakit sila nagpakasal ngayon. Kasi tinignan itsura, tinignan yung yaman, tinignan ang propesyon at pangalan. Look into the heart. Bago ka magdesisyon, kilalanin mo ang puso. Yung panlabas, kukupas, lilipas, pero hindi ang laman ng puso. Kaya kadalasan ang dahilan ng kamalian ng ating pagpapasya sa buhay ay dahil tumingin tayo sa panlabas na kaanyuan. Kaya imbes na kasiyahan, ang naidulot, kalungkutan. Kung gusto mong maging masaya, tumingin sa puso. It's number one. Pangalawa, kung gusto mong maging masaya, look into the light. Tumingin sa liwanag. Review nga po tayo. Baka nakalimutan nyo na po eh. Ano po yung number one? Number two? Very good. Gising pa sila. In our second reading, ito naman ang tinutukoy ni San Pablo at ito yung tinuturo. St. Paul defines light o liwanag as producer of every kind of goodness, righteousness, and truthfulness. Sabi ni San Pablo, ang liwanag ay tungkol sa kabutihan, tungkol sa tuwid na buhay at katotohanan. Kaya naman, pinapaalalahanan niya ang mga Ephesians to live as children of light. Because they were once in darkness. Dati na silang nasa kadiliman at ngayon, dapat mamuhay sa liwanag. Ganito ang imbitasyon sa atin ng klase ng buhay na tinatahak dapat natin. Isang buhay na may liwanag. Dahil ang buhay na may liwanag ay nagdudulot ng saya at ginhawa. Kaya nga, kapag nasa liwanag na, huwag nang pupunta sa dilim. Dahil sigurado, ikakadapa mo iyon. Maayos na ang iyong buhay, huwag nang pumunta sa kasamaan. Yung negosyo ninyo, maayos. Huwag nang haluan ng panloloko. Yung relasyon, maayos. Huwag nang pumunta sa mas magulo. Kapag maliwanag na, huwag nang bumabalik pa sa madilim. Kapag napaliwanag na, huwag nang binabalikan pa ang dilim. Nakaraan na yon. Move on ka na. Kalimutan na ang dilim ng kahapon dahil hindi ka magiging maligaya. Sa mag-asawa,
na may kinaharap na problema dahil sa madilim na kahapon, huwag nang balik-balikan. Kalimutan mo na iyon. Kung naipaliwanag na, kung naliwanagan ka na, huwag nang balikan ang kahapong madilim dahil hindi iyan magdadala sa inyo ng saya. Kung gusto mong lumigaya, tumingin sa liwanag. Look into the light. At pangatlo, if you want to be happy, look into the goodness. Tumingin sa kabutihan. Review po tayo ulit. Ano po yung number two? Ano po yung number one? Ano yung number three? Ayan. Gising pa naman yung kalahati. No po. Turo na lang nung makalahati sa kalahating iba na hindi na nakaalala. No, lastly, if you want to be happy, look into the goodness. In our gospel today, Jesus healed the man born blind. But he healed him during Sabbath. And as usual, ang mga Pariseo hindi nakita ang mabuting ginawa ni Jesus. Sa halip, ang kanyang nakita yung maling ginawa ni Jesus. This is the reason why they were so bothered. Because their concern is more of being what is right, following the law, and not what is good. Yun ang mas tinignan nila. Hindi nila nakita yung kabutihang ginawa ni Jesus. Hindi nila nakita yung mabuti sa ginawa ni Jesus. At ang nakita nila, yung tingin nilang mali. Marami sa panahon natin ngayon, ganito, mabilis ang mata sa mali, pangit at masasama. Pero pagdating sa tama, maganda at mabuti, walang nakikita. Sa social media lang eh. Mag-post ka lang ng larawan, asahan mo mas madami ang komentong hindi maganda. Sa pamilya, tinulungan mo na, pero may nasasabi pa ding masama. Nirigaluhan mo na, hindi masyahan. Ba't ganun? Ano po? Lahat ito ay dahil walang mata para sa mabuti, maganda at tama. Kaya hindi nagiging masaya at hindi marunong masyahan. Monday na naman bukas. Balik na naman sa trabaho. How do you look at your work? May kaibigan ako. Sinasabi niya sa akin, tuwing Linggo, kumakabog na yung dibdib niya. Kasi papasok na naman siya daw kinabukasan. O sabi ko, o anong problema? Sabi ko, natatakot ako eh. Kinakabahan ako. Nai-stress ako. Sabi ko, bakit ka nasa-stress? Ang hirap ng trabaho ko. Sa akin umaasa ang kumpanya. Ang daming umaasa sa aking mga staff. Kaya natatakot ako, baka pumalya ako. Sabi ko, anong maganda sa trabaho mo? Ang tagal niya nag-isip. Sabi niya, hindi niya makita. Tinanong ko, magkano sweldo mo? Sabi niya, 250,000. Sabi ko, classmate ko nung college, 250,000 sweldo, hindi niya makita. Ang nakikita niya, stress. Sabi ko, ano maganda sa trabaho mo? Ano pa? Hindi pa rin niya masagot. Saan ka nagtatrabaho? Sabi niya, sa BGC. Oh, may sarili kang opisina? Meron. Gano'ng kalaki? Malaki. Tingnan mo yun. Baka pwedeng tignan mo rin yun. I was trying to refocus his eyes on what is good. Sabi ko, sa sweldo mo, anong ginagawa mo? Nag-a-abroad ako every other month. Oh, makita mo yun. Nakakatulong sa pamilya. Meron kang bahay. Meron kang sasakyan. Nakakatulong sa mga pamangkin. Look at these things.
Kasi kung patuloy mong titignan yung pangit at mahirap, hindi kailan mo makikita ang saya sa iyong trabaho. I'm not saying disregard those things. Hindi po. Pero tingnan lang ang mga mabubuti para magkaroon ng saya. My dear brothers and sisters, these are just simple and practical tips on how to be joyful. And we keep on looking for happiness without us knowing that the reason why we cannot find it is because of our eyes. The problem is our eyes. Hindi hinahanap ang saya o ligaya dahil pwedeng sumaya at lumigaya kung tuturuan mong tumingin ng tama, maganda, at mabuti ang iyong mga mata. Amen.